Dahil sa pagkawasak ng kanyang puso, ay uminom si Lara sa isang hindi kilalang bar. Her boyfriend cheated on her in their first anniversary. Napakatanga niya kasi. She is too young para malaman ang totoong pagmamahal. 19 years old pa lang si Lara at una niyang naging nobyo, si Melvin. Ngunit heto, pinaglaruan lang siya nito at niloko. Isang case ng beer nga! Malakas na utos ni Lara sa bartender ng bar na iyon. Ma'am, ilang taon na po kayo? Bawal po ang minor de edad sa bar na ito. Wika ng bartender at pinasadahan pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakatayo kasi si Lara, kaya kitang-kita siya ng lalaki. I'm not a minor anymore. Pasalamat nga kayo at pumasok ako sa isang cheap na bar na to eh. At isa pa, kayang-kaya ko magbayad kahit ilang case pa ng beer ang o-orderin ko. Mataray na wika ni Lara sa lalaki. Ilang sandaling natahimik ang lalaking bartender at ilang sandali pa ay malakas itong bumuntong hininga. Ikaw ang bahala, miss. Dito ka lang ba inom? O kukuha ka ng silid para magkaroon ka ng privacy? Tanong ng bartender. Dito lang ako. Sige na, bilisan mo nang ibigay ang isang case ng beer sa akin. I wanted to be wasted tonight. Bigyan mo rin ako ng pulutan. Okay, coming, miss. Mabilis na kumilos ang lalaking bartender at ibinigay ang isang case ng beer at pulutan kay Lara. Sunod-sunod na tinungga ni Lara ang beer sa bote. Para lang yung tubig kung inumin niya. Napailing-iling na lang ang lalaking bartender dahil sa ginawa niyang pag-inom. Ngunit wala nang pakialam pa si Lara. Habang si Richard naman ay kakapasok lang sa bar, naghahanap siya ng mapaglalabasan ng init ng katawan. Mahilig lang naman kasi siyang makipag-fling. Kapag nakita na niya ang babaeng para sa kanya, ay saka pa siya titino. Nasaan bang bar na sinasabi ni Noel? Ay naku, mababatukan ko talagang gagong yun kapag hindi ko pa siya nakita. Wika ni Richard sa kanyang sarili. Panay pa rin ang hanap niya sa bar kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan. Ilang sandali pa ay nakita na nga ni Richard ang sinasabing bar ng kaibigan. Pumasok kaagad siya sa loob nito. Maingay sa loob ng bar at napupuno ng usok ng sigarilyo ang paligid. Tss, ano bang pumasok sa utak ng gagong yun at dito na isipang magtrabaho? Tinupak na naman yata siya. Naiiling na wika ni Richard sa kanyang sarili. Naglakad si Richard papunta sa may counter. Nakita niya naman kaagad si Noel. Pare, mabuti at natagpuan mong bar kung saan ako nagtatrabaho. Nakangiti na bati ni Noel sa kaibigan na si Richard. Hindi ba't dito mo ako pinapunta? Siyempre, hinahanap ko. Bakit dito ka naman nagtatrabaho? Wala ka na bang matinong maisip? Sunod-sunod na tanong ni Richard sa kaibigan. Malakas na tumawa si Noel dahil sa sinabi ni Richard. Hayaan mo na ako sa gusto ko, Richard. This is what I want. So, o-order ka na ba? Give me hard liquor. Gusto kong uminom ngayong gabi. Baka gusto mong maghanap ng kahook ngayon. Pwede kong tawagan mga kaibigan kong babae. Biro ni Noel kay Richard. Umiling lang si Richard dahil bigla siyang nawala ng gana na makipag one night stand ngayong gabi. Oh, bakit nagbago yung isip mo? May babae ka na bang nagugustuhan? Wala pa. Nawalan lang ako ng gana. Gusto ko lang uminom ngayong gabi. Okay, sinabi mo eh. Hard drink for my beloved best friend. Biro ni Noel kay Richard. Natatawa na lang si Richard sa kalokohan ng kaibigan. Psh, yung mga lalaki. Puro sila mga paasa. Mga baliw at wala mga silbi sa mundong ito. Ang dapat sa mga lalaki yan ay tinatatad ng pinong-pino. Galit at pasigaw na wika ni Lara.
Biglang napalingon si Richard sa gawin ng dalagang sumigaw. Medyo namumula na ito at halatang lasing na. Hey miss, lasing ka na yata. Wika na Richard sa babae. Biglang lumingon si Lara sa nagsalitang lalaki sa kanyang tabi. Matalim na tinignan ni Lara ang lalaking katabi. Sino ka ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Kayong mga lalaki, dapat talaga sa inyo ginagawang lechon. Leche kayo! Na-amuse si Richard sa dalagang kaharap niya ngayon. Nang matitigan niya ang babae, ay bigla na lang bumilis ang pagtibok ng puso ni Richard. Hoy! Huwag mo nga akong tignan ng ganyan! Hmm? Lasing na saway ni Lara sa lalaki. You're beautiful. Matagal ko nang alam yan, pero kahit gaano pa ako kaganta, niloko pa rin ako ng nobyo ko. Kaya wag mo ako mabubola. Lasing na lasing na si Lara, kaya kung ano-ano na ang kanyang sinasabi. Napatitig si Richard sa mukha ng babae. She's going to be mine tonight, pare. Seryosong deklara ni Richard kay Noel. Lumuwa naman ang mga mata ni Noel. What? Paano kung minor de edad pa yan? Bakukulong ka. Saway ni Noel sa kaibigan. Nope, I know nasa legal age na siya. Ako nang bahala sa sarili ko. I can handle her. Bahala ka nga dyan. Basta ako sinabihan na kita kapag yan nagdemanda. Hindi kita tutulungan. Kasalanan mo yan at ginusto. Muling warning na Noel kay Richard. Hindi na nagsalita pa si Richard at panay lang ang inom nito habang pasulyap-sulyap sa babaeng katabi na panay pa rin ang inom ng beer. Humantong nga sa isang hotel sina Richard at Lara. Dahil sa kalasingan ni Lara ay hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. At dahil may nakalagay na gamot na pampataas ng libido sa iniinom ni Richard, kaya hindi niya napigilan ang sarili at nang gabing iyon ay inangkin niya si Lara. Hindi alam ni Lara kung paano siya nakauwi sa kanyang kondo ng gabing iyon. Ang tanging natatandaan lang ni Lara ay sumakay siya ng taxi nang magising ng nakahubad. 5 years later. Kakatapos na ng trabaho ni Lara. Dahil nag-iisang anak, ay siya ang papalit sa pwesto ng kanyang ama sa Perez Real Estate Company. Kaya ngayon pa lang ay nag-aaral na siya kung paano patatakbuhin ang kanilang kumpanya. Napasandal si Lara sa kanyang swivel chair at napatitig sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Nang makitang si Rose ang tumatawag, ay mabilis sa sinagot ni Lara ang tawag. Oh Rose, napatawag ka? Bungad na tanong ni Lara sa kabilang linya. Yayain sana kita mag-bar hopping eh. Free ka ba? Tanong ni Rose sa kaibigan. Yes, I'm free. Kita lang tayo sa bar na gusto mong puntahan. Uuwi muna ako ng bahay, okay? Sige, kasama pala natin ang mga kabatchmate natin. Namimiss ka na ro nila eh. Okay, sige. Namiss ko rin naman kayo. See you! Bye! Paalam ni Rose sa kaibigan. Okay, see you! Paalam na rin ni Lara kay Rose. Umuwi nga kaagad ng maaga si Lara para makapag-ayos. Manang, si Charles po nasaan? Tanong ni Lara sa kanyang kasambahay. Ma'am Lara, kayo po pala! Nasa itaas po si Charles! Kakatapos niya lang pong kumain at nagpapahinga na po siya. Sagot ng kasambahay sa dalaga. Ganun po ba? May lakad kasi ako ngayon eh. Baka matagalan ako sa pag-uwi. Kayo na lang po munang bahala sa anak ko. Bili ni Lara kay Manang Melba. Sige iha, wala namang problema sa akin yun. Magpaalam ka rin kay Charles. Baka magtampo yun sa'yo. Alam mo naman ang batang yun. Matampuhin! Ako na pong bahala sa kanya, Manang. Maraming salamat po.
Wala yun, iha. Alam mo namang mahal ko rin ng batang yun eh. Nakangiti na wika ni Aling Melba. Akit na po ako sa itaas, manang. Okay, iha. Sa isang gabing pagkakamali ni Lara, kasama ang estrangherong lalaki na hindi niya maalala ang mukha, ay nagbunga ang mainit na gabing pinagsaluhan nila. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Lara sa kanyang sinapit. Nang malaman niyang buntis siya, ay agad siyang lumayo sa mga magulang at sinabing kailangan niya lang na matutong tumayo sa sariling paa. Mabuti na lang at pumayag ang mga magulang ni Lara, kaya naitago niya sa kanila ang kanyang tunay na estado. At hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng kanyang mga magulang na may anak na siya. Napabuntong hininga na lang si Lara at tinungo muna ang silid ng kanyang anak. Pumasok siya sa silid ni Charles. Hindi naman yun nakalak, kaya malayang nakapasok sa loob si Lara. Anak, Charles? Tawag ni Lara sa kanyang anak. Mommy, nakauwi ka na po? Malambing na tanong ni Charles sa ina. Yes, anak. Come here. Namiss ka ni Mommy eh. Malambing na wika ni Lara sa anak. Agad na tumakbo si Charles sa kanyang ina. Mommy, miss na miss din po kita. Pwede na ba tayo maglaro ngayon? Naglalambing na aya ni Charles sa ina. Marahang hinaplos ni Lara ang buhok ng kanyang anak. Anak, pwede bang huwag muna tayong maglaro ngayon? Aalis kasi si Mommy eh. Kasama ko si Ninang Rose. Ayos lang ba sa'yo yun? Masuyong paliwanag ni Lara sa anak. Napanguso naman si Charles. Ay, akala ko pa naman makakapaglaro tayo ngayon. Nakakasad naman po, Mommy. Malungkot na wika ni Charles sa ina. Ganito na lang, anak. Bukas, hindi papasok si Mommy sa company. Promise ni Mommy na maglalaro tayo buong maghapon. Ayos lang ba yun sa'yo? Nakangiti na wika ni Lara sa anak. Talaga po? Di ka po ba nagbibiro? Tutuparin mo ng promise mo sa akin na maglalaro tayo? Oo naman, si Mommy pa ba? Kaya ngayon, dapat maaga kang matulog. Dahil bukas ay uubusin ni Mommy ang energy mo, okay? Okay po, Mommy. Pakikiss na lang po ako kay Ninang Rose ko at pakisabi na ang gift niya po sa akin. Bibong wika ni Charles sa ina. Sige anak, sasabihin ko yan sa Ninang Rose mo. Oh, maiwan na muna kita. Pupunta muna ako sa silid ko at magbihes. Behave ka rito kasama si Manang Melba, okay? Bili ni Lara sa anak. Behave po ako, Mommy. Ingat ka po ah. Uwi ka ng safe. Of course naman anak. Uuwi si Mommy ng safe para sa baby ko. Hinalikad muna ni Lara sa noo si Charles bago tuluyang pumasok sa kanyang silid at mabilis na nagbihes. Nang mabasa ang address kung saang bar sila magkikita ng mga kaibigan, ay agad na nagmaneho si Lara papunta sa nasabing bar. Maingay ang loob ng bar. May nagsasayaw sa gitna ng dance floor at may kumakanta at nag-iinuman. Mabilis na nakita ni Lara ang mga kaibigan niya na nakapalibot sa isang pabilog na mesa. Kumaway naman si Rose sa kaibigan nang makita siya nito. Lara! Here! Malakas na sigaw ni Rose. Kasama ni Rose ang dati nilang mga kaklase na sina Julia at Cathy. Hi guys! Long time no see ah! Nakangiti na bati ni Lara sa mga kaibigan. Ikaw naman kasi eh. Bigla ka nalang umalis sa university natin. Wala ka man lang paalam. Pero in fairness to you, girl, mas lalo kang gumanda. Nakangiti na wika ni Cathy kay Lara. Sa lahat ng mga kaibigan ni Lara, ay tanging si Rose lang ang may alam ng tunay na nangyari sa kanya. I want to be independent. Kaya tingnan niyo naman ako ngayon. I have my own company. Kaya lang nakakapagod din kasi
Tinitrade din ako ni Dad para sa kumpanya nito. Ako lang din naman kasi ang magmamani. Paliwanag ni Lara. Mga girls, mamaya na nga kayo dyan magtsikahan. Tingnan nyo, ang hot ng mga boys na bagong dating! Nakatili na wika ni Rose. Napalingon naman si Lara, Julia at Kathy sa tabi nilang table. Halos lahat nga ng mga kalalakihan ay mga gwapo. Ngunit dahil nagkaroon na ng trauma si Lara, ay agad siyang nagbawi ng tingin sa mga kalalakihan. Let's drink, girls! Tapos laro tayo! Suhestyo ni Kathy. Anong laro naman yan, Kat? Tanong ni Julia. Ang laro ng bayan, truth or dare? Ano game? Okay, cool! Mukhang masaya nga yan. Sang-ayon ni Julia. Bahala nga kayo, sabi ni Lara. Okay, let's play. Pero, uminom muna tayo para mas masaya. Aya ni Kathy, kaya naman nag-order muna sila, saka uminom. Sa kabilang banda naman, ay panay ang sulyap ni Richard sa babaeng maikli ang buhok at umiinom ng beer. May kakaiba siyang nararamdaman para sa babae. Sa loob ng ilang taon ay panay ang balik ni Richard sa bar kung saan nakilala niya ang babaeng bumihag sa puso niya. Dahil sa may halong gamot ang kanyang iniinom, kaya kinabukasan, pagkagising niya ay wala siyang maalala at maging ang mukha ng babaeng nakaniig niya ay hindi niya rin matandaan. Hey Richard, nakatulala ka naman dyan eh. Uminom ka na lang. Nandito tayo para magsaya. Sigaw ni Noel sa kaibigan. Naalala ko lang ang babaeng nakasama ko 5 years ago. Mahinang sagot ni Richard sa kaibigan. Pare, matagal na yun. Hindi natin alam po ang nangyari sa babaeng yun. Kaya mag-move on ka na. Baka nga masaya na ang babaeng yun ngayon eh. Abang ikaw, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Heto, uminom ka na lang. Uminom na nga si Richard. Ilang sandali pa ay nagsalita si Ben, isa sa kasama ni Richard sa bar. Maglaro tayo. Truth or dare? Ano, game kayo? Tanong ni Ben sa mga kasamahan. I'm out. Pasensya na kayo. Mabilis sa sagot ni Richard. Oops, di pwedeng tumanggi. Game kami sa laro. Wika ni Noel. Napailing na lang si Richard. Okay, spin ko ng bote, okay? Pinaikot na nga ni Ben ang bote. Nang huminto sa pag-ikot ang bote, ay nakaturo iyon kay Richard. Pare, ang swerte mo! Sigaw ni Noel. Tss, magdidare ako. Mabilis sa sagot ni Richard. Okay, umakto kang bakla habang nag-o-order ng alak sa bar counter. Utos ni Ben. What? No way? Yes way. Kaya bilisan mo na at umakto ka ng bakla. Wika ni Ben. Walang nagawa si Richard kundi ang sundin ang dare ng mga kaibigan niya. Samantala sa table naman ng mga kaibigan na sina Lara, Julia, Rose at Kathy, ay si Lara ang naituro ng bibig ng bote. Naghiyawan naman ang mga kasamahan niya. Wow! Mag-truth ka na, Lara! Para naman malaman namin kung sino nagpapatibok ng puso mo ngayon! Nakangiti na wika ni Julia. There na lang, no? Sagot ni Lara sa mga kaibigan. Okay, it's a dare. Anong maganda ipagawa kay Lara? Tanong ni Kathy sa mga kasamahan. Ah? May gwapong papa? I dare you. Lara, nahalika ng gwapong bakla na yon. Patili na wika ni Rose kay Lara. Agad namang napalingon si Lara sa itinuro ng kaibigan. Mukhang bakla nga ang lalaki dahil sa paglalakad nito ay pakending-kending pa. Yun lang ba? Easy guys! Matapang na wika ni Lara.
Nagsigawan naman ang mga kaibigan ni Lara nang tumayo ang dalaga at tinungo ang kinatatayuan ni Richard na kasalukuyang umuorder ng alak. Hi, Mr. Gay. Malanding wika ni Lara sa lalaking nakatalikod sa kanya. Nang marinig ni Richard ang itinawag sa kanya ng babae, ay agad na napalingon ang binata. Sa paglingon ni Richard, ay agad na naglapat ang mga labi nila ng babaeng tumawag sa kanyang bakla. Parehong nagulat si Lara at Richard dahil sa kakaibang elektrisidad na bumalot sa bawat himaymay ng kanilang balat. Sa mesa ni Lara ay malakas na nagsigawan ng kanyang mga kaibigan. Yoohoo! Malakas nilang sigaw. Napasigaw rin ang mga kaibigan ni Richard. Matapos na maglapat ang mga labi ni na Richard, ay si Lara na ang unang bumitaw. I'm not a... Hindi natuloy ang sasabihin ni Richard nang lumapit ang kanyang mga kaibigan kasama ang mga kaibigan ni Lara. Wow! That was an intense kiss! Nakangising wika ni Noel sa kaibigan. Guys! I have an idea! Magsama na lang tayo sa isang mesa! Maglaro tayo ng truth or dare! What do you think, guys? Suwestiyon ni Rose sa mga binatang kaharap. Rose, hindi pwede! Anong hindi pwede, Lara? Of course! Pwedeng pwede! Malakas na sigaw ni Rose. Walang nagawa si Lara nang hilahin siya ng mga kaibigan sa mesa ng mga lalaking kakakilala pa lamang nila. Kung maingay man ang magkabilang grupo kanina, ay mas naging maingay pa ang dalawang grupo. Truth or dare tayo? Malakas sa sigaw ni Rose. Marami-rami na rin itong nainom. We're in, hindi ba, boys? Tiningnan ni Noel ang kanyang mga kasamahan at nang magsitango ang mga kasama, ay naghiyawa naman ang mga kababaihan maliban kay Lara na napapasulyap kay Richard na panay ang titig sa kanya. Naiilang tuloy si Lara. Okay, dahil marami tayo, let's have a twist. Mag-pair tayo! Suwestiyon ni Cathy. Agree! Lara at Richard! Kayo ng dalawang partner. Si Julia ang mag-isa lang. Ayos na naman sa'yo, di ba? Tanong ni Rose sa kaibigan. Yeah! Mabilis na sagot ni Julia sa kaibigan. Pinaikot ni Rose ang bote. Ilang sandali pa ay naghiyawa na ang lahat ng mga kaibigan ni na Richard at Lara. Quiet, guys! Truth or dare? Mabilis na tanong ni Rose kina Richard at Lara. There! Sabay na sagot ng dalawa. Nagkatinginan pa nga sila. Nagpalakpakan naman ang mga kaibigan nila sa table. Madali lang naman to! Maghanap kayo ng wedding gown at ng suit at magkukunwari kayong ikakasal. Kapag hindi nyo ginawa ang dare namin sa inyo, iinom kayo ng tiglilimang bote ng beer at magkakasama kayo sa iisang silid sa loob ng isang araw. Ano? Deal? Tumaas baba ang kilay ni Rose habang nakatingin kay Lara. Rose, alam mo namang hindi ako pwedeng hindi umuwi ng bahay. Naputol ang protesta ni Lara nang hilahin ni Richard ang kamay ni Lara. Agad na napatayo si Lara at napatitig kay Richard. Let's do it. Barito ng boses na wika ni Richard. Ha? Wala naman tayong pangkasal na damit eh. Protesta ni Lara. Maghahanap tayo sa labas. Payo na kung ayaw mong matulog kasama ko sa iisang silid sa loob ng isang araw. Hindi na nakaprotesta pa si Lara nang hilahin siya ni Richard papalabas ng bar. Saan tayong maghahanap ng damit pangkasal? Gabing-gabi na! Wika ni Lara. Makakahanap din tayo. Stop talking at maghanap ka nalang ng tindahang may damit pangkasal. Sabi naman ni Richard. Ilang sandali pa ay nakakita na si na Richard at Lara ng damit pangkasal. Pasasara na rin ang tindahan.
Magandang gabi, Manang. Magkano po yung damit pang kasal nyo? Magalang na tanong ni Lara sa matandang babae. 3,000 lang yung wedding gown. Ang barong naman ay 2,000. Kukunin nyo ba? Tanong ni Manang sa dalawa. Nagkatinginan sina Richard at Lara. May pera ka bang dala? Mahinang tanong ni Lara sa binata. Umiling-iling naman si Richard. Wala. Ikaw, meron ka bang dalang pera? Balik tanong ni Richard sa dalaga. Wala rin eh. Sagot ni Lara. Pwede po bang patingin muna? Tanong ni Lara sa ginang. Oo naman. Teka lang at kukunin ko. Mabilis na kinuha ng matanda ang gown at barong. Heto, sigurado akong kasya ang mga yan sa inyo. Mga kabataan talaga ngayon, ang hihilig magpakasal ng 10 oras ng gabi. Naiiling na komento ng matanda sa dalawa. Muling nagkatinginan sina Richard at Lara. Pareho ang nasa isipan nila at iyon ayang itakbo ang damit pang kasal na hawak na ng dalawa. Tayo na. Pabulong na wika ni Richard. Hinawakan ng binata ang kamay ni Lara. Sorry po, Manang! Ibabalik na lang po namin ang bayad sa mga damit na to! Pasigaw na wika ni Lara at mabilis silang tumakbo ni Richard. Hinabol pa sila ng matanda. Ngunit, hindi na nahabol pa ng tindera sina Richard at Lara. Natatawa na naaawa si Lara sa matandang ninakaw nila ng damit pang kasal. Ang sama natin, sabi ni Lara. Hindi tayo masama. Bukas naman at babalik tayo rito at babayaran natin si Manang. Paliwanag ni Richard. Sa bagay, tayo na at alam kong naghihintay ng mga barkada natin. Magbihis na muna tayo. Hinila na naman ni Richard si Lara sa comfort room para makapagbihis. Nang makabalik si na Richard at Lara, ay naghiyawan naman ang mga kaibigan ng dalawa. Yuhuu! Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na sigaw ni Noel. Nagsitawa na naman ang iba pang kaibigan ng dalawa. Mabuhay! Congratulations sa inyong dalawa! Hani mo na ba ang tuloy niyan? Kantsaw naman ni Ben kay Richard. Magsitigil nga kayo. Uminom na lang tayo at nagawa na namin ang dare namin sa inyo. Wika na Richard at nagsimula na ngang uminom ang magkakaibigan. Madaling araw na nang makauwi si Lara. Mabuti na lang at hindi siya masyadong uminom, kaya nakauwi pa siya ng maayos sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay, ay agad na nakatulog si Lara dahil sa sobrang kapaguran. Kinabukasan, ay late na nagising si Lara. Masakit pa ang ulo niya nang magising siya. Ouch! Ang sakit ng ulo ko! Parang mabibiyak! Reklamo ni Lara nang maramdaman ng pagkirot ng kanyang ulo. Mommy! Good morning! Are you okay po? Mabining tinig ni Charles ang bumungad kay Lara, kaya mabilis siyang umayos sa pagkakaupo at matamis na nginitian ng anak. Ang tanging nagpapasaya sa kanya sa bawat segundo ng kanyang buhay. Good morning, baby! I'm sorry't hindi ka natabihan ni mami kagabi. Nakangiti na wika ni Lara sa anak. It's okay po, mami. Basta huwag niyo pong kalimutan na makikipaglaro ka sa akin. Ako pa ba? Hindi makakalimutin ng mami mo, Charles. Yay! Get up ka na po, mami! Sabi ni Nana, masama raw ang pakiramdam mo kaya nilutuan ka niya ng chicken soup para mawala ang sakit niyo, mami. Wika ulit ni Charles. Thank you, anak. Tanging nasambit ni Lara at mahigpit na niyakap ang kaniyang anak. Pagkatapos mag-almusal, ay agad na naligo si Lara dahil makikipaglaro pa siya sa anak katulad ng pangako niya rito. Papalabas na si Lara nang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis sa sinagot ng dalaga ang telepono nang
mabasang ang kanyang ama ang tumatawag sa kanya. "Hello, Dad?" Mabilis sa sagot ni Lara sa kanyang ama. "Lara! Kailan pa kita pinalaking parang isang kaladkaring babae? Ha?" Huh? Galit at malakas na tanong ni Mr. Perez sa kanyang anak. "Dad, what are you talking about?" Nagtatakang tanong ni Lara sa ama. "Nagtatanong ka pa talaga? Ha? Huh? Kalat na sa social media ang ginawa mong pagnanakaw ng damit pang kasal kasama ang CEO ng Jimenez Group of Companies. Ano bang pumasok sa utak nyo, ha?" Napatanga si Lara sa sinabi ng ama. What? Di makapaniwala ang tanong ni Lara sa ama. "Come to our house now. Gusto kita makausap. I already called Mr. Jimenez-san. Mabuti na lang at malawak din ang koneksyon nila sa media. Kaya agad na naapula ang pagpapakalat sa video nyo ng binatang yun habang ninanakaw ang mga damit pang kasal." Wika ni Mr. Perez sa anak. "Sige po, pupunta na ako ngayon." "I will wait you then." Nang sabihin yun ni Mr. Perez, ay agad na pinutol nito ang tawag. Nangihina na napaupo na lang si Lara sa gilid ng kama. Nang kausapin ni Lara ang anak na hindi sila makakapaglaro, ay kita ni Lara ang kalungkutan sa mga mata ng anak. She just broke her promise to her son at mas siya ang nasasaktan para rito. But she promised herself na babawi siya sa kanyang anak. Magkaharap na ang pamilya ni na Richard at Lara. Tahimik lang ang dalawa at hinihintay ang sasabihin ng kanilang mga magulang. Tumikim si Mr. Jimenez at tiningnan si Mr. Perez. "Well, Mr. Perez, dahil sa nangyari ay akala ng mga tao ay nagpakasal na ang dalawa at mahal na mahal nila ang isa't isa dahil sa ginawa nila." Paliwanag ni Mr. Jimenez sa mga magulang ni Lara. Nagulat naman si Lara dahil sa sinabi ng ama ni Richard. "I agree with you, Mr. Jimenez. Siguro naman may relasyon ng dalawa, kaya nila yung ginawa. Hindi ba?" Dad, it's not what you think. We don't have a relation." "Love, hayaan natin ang mga magulang natin sa desisyon nila. Let's get married. For real." Putol ni Richard sa protesta ni Lara. Mas lalong napatanga si Lara sa sinabi ni Richard. "Mukhang nahiya pa ang anak mo, Mr. Perez. Gusto ko ngayon mismo ikasal na silang dalawa. Ano sa tingin mo?" Tanong ni Mr. Jimenez sa ama ni Lara. "Gusto ko rin yan. Ihanda na natin ang lahat. Tatawagan ko ang kumpare kong judge para ikasal ang mga anak natin." Wika ni Mr. Perez. "Okay, I will call my secretary para bilhan ng damit pang kasal ang mga anak natin. I will use our hotel too para maghanda para sa reception ng kasal nila." "Good idea!" Nagkasundo na nga ang mga magulang ni Lara at Richard na ipakasal na ang dalawa. Walang nagawa si Lara kundi ang sundin ng kanyang mga magulang. Ang malaking problema ay hindi alam ng mga magulang ni Lara ang tungkol sa kanyang anak. Anong mangyayari sa anak niya kung may asawa na siya? Tatanggapin kaya ni Richard ang kanyang anak? Yun ang mga katanungan na umiikot sa utak ni Lara sa mga oras na iyon. Ngunit kahit na anong isipin ni Lara, ay wala talaga siyang maisip na solusyon. Hanggang sa naikasal na nga si Lara at Richard, ay walang imik si Lara at sumusunod lang siya sa gusto ng mga magulang niya. "Sa bahay na kita iuwi." Wika ni Richard kay Lara. "Pwede bang bukas na lang ako sumama sa'yo? Aayusin ko lang mga gamit ko sa bahay eh." Palusot ni Lara kay Richard. "Samahan na lang kaya kita." "No, kaya ko na mag-isa. Give me your number. Tawagan na lang kita bukas kung saan mo ko susunduin, okay?" Wika ni Lara. Malakas na napabuntong hininga si Lara. "Sige, alam kong nabigla ka rin sa kasalang ito. Pero
Bago ka umalis, samahan mo muna ako sa matandang ninakawan natin ng damit. Let's pay her and apologize to her. Ayos ang ba yun sa'yo? Nakikiusap ang boses na tanong ni Richard kay Lara. Oo nga pala, kawawa si Manang. Matanda na siya pero nagawa pa natin siyang pagnakawan. Malungkot na wika ni Lara. Kaya nga babayaran natin siya at hihingi na rin tayo ng sorry sa kanya. Tayo na. Inilahad ni Richard ang kamay niya kay Lara. Mabilis naman iyong inabot ni Lara. Humingi nga ng tawad sina Richard at Lara sa matandang babae at binigyan ni Richard ng 50 mil ang matanda na labis na ikinatuwa nito. Katulad nga ng napagkasunduan ay hindi muna sumama si Lara kay Richard. Gusto kasi niyang kausapin ang kanyang anak. Charles, anak? Pwede ba kitang makausap? Alam kong galit ka sa akin, pero may kailangan kasi akong asikasuhin eh. Mahinang wika ni Lara sa anak. Mommy, anak mo po ba talaga ako? Malungkot na tanong ni Charles kay Lara na labis na ikinasakit ng puso ni Lara. Bakit mo naman niya naitanong, anak? Of course, anak kita. Nanggaling ka sa akin. Bakit wala ka ng time para sa akin? Mas importante po ba ang work mo kaysa po sa akin? Sa tuwing may meeting sa school namin, si Nanang parating umaattend. Ikinahihiya mo po ba ako, Mommy? Of course not, anak. Bakit ko naman ikakahiya ang anak ko? Anak kita at mahal na mahal. May mga bagay lang talaga na hindi mo pa dapat malaman. Bata ka pa at gusto kong unti-untiin ang pagpapaliwanag sa'yo, okay? Mahinahong paliwanag ni Lara sa anak. I love you so much, Mommy. I promise po, parating na akong makikinig sa'yo. Nakangiti na wika ni Charles sa ina. Mabilis na niyakap ni Lara ang anak. Nasasaktan siya para kay Charles. Ni hindi niya ito magawang ipakilala sa mga magulang dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Ayaw niyang ma-judge ng mga tao. Nagsinungaling si Lara sa kanyang anak na may kailangan lang siyang gawin na trabaho at out of town iyon, kaya madalang silang magkita na mag-ina. Masama man ang magsinungaling, ay kailangan iyon gawin ni Lara. Mag-iipon siya ng lakas ng loob para sabihin sa mga magulang at kay Richard na asawa na niya ngayon ang tungkol sa kanyang anak. She needs to be strong at kailangan niyang ayusin ang kanyang desisyon at maging matapang para sa kanila ng kanyang anak. Kinausap ni Lara si Manang Melba para ibilin dito ang anak. Manang, pasensya na kayo at kailangan ko munang umalis. Alam mo naman po ang sitwasyon ko. Gusto ko na rin gawin ng tama. Sawang-sawa na ako maging perpektong anak. Pagod na akong magtago. Nasasaktan na ako para sa anak ko. Gusto kong ipagsigawan sa lahat ng tao na anak ko si Charles. Gusto kong ipakilala ang anak ko sa mga magulang ko. Nagkamali man ako noon, hindi ko na yun dapat na ulitin pa. Kaya sa susunod na dadalaw ako rito, handa na akong ipakilala ang anak ko sa mga magulang ko at sa asawa ko. Paliwanag ni Lara kay Manang Melba. Sinabi na niya kasi sa matanda ang nangyari sa kanya at kung bakit kailangan niyang umalis sa bahay niya. Huwag kang mag-alala, anak. Ako nang bahala kay Charles. Basta, lagi mong tatandaan na nandito na ako para sa inyo ng anak mo. Gawin mo ang tama at ipaglaban mo ang anak mo. Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Nakangiti na wika ni Manang Melba kay Lara. Umiiyak na niyakap ni Lara ang matanda. Itinuring na niyang isang ina si Manang Melba. Bago umalis si Lara, ay nakipaglaro muna siya sa kanyang anak na labis na ikinatuwa ni Charles. Masakit man para sa isang ina ang iwan ng kanyang anak, ay kailangan niyang gawin. Haharapin na niya ang lahat para sa kanyang anak. It's now or never.
sa isang mall nagpahatid si Lara. Ayaw niya kasing malaman kung saan siya nakatira. Tinawagan niya si Richard upang sunduin na siya ng asawa. Ilang sandali pa nga ay nasa harapan na niya ang lalaking ilang araw niya palang nakilala at heto, asawa na niya. Kanina ka pa ba? I'm sorry kung natagalan ako. Traffic kasi. Paliwanag kaagad ni Richard kay Lara. Nagulat pa si Lara nang halikan siya sa pisngi ni Richard. Tumikhi muna si Lara bago nagsalita. Ayos na naman. Tayo na? Napatingin si Richard sa bag na dala ng kanyang asawa. Yan lang ba mga gamit mo? Nagtatakang tanong ni Richard. Ah, marami pa naman sa bahay. Pero ito lang muna ang dadalhin ko at pupunta-punta naman ako sa bahay eh. Sa bagay, pwede namang katambilhan ng mga kailangan mo pang gamit. Huwag na, sayang mga damit ko. I don't need a new one. Mabilis sa tanggi ni Lara kay Richard. Lara, baka nakakalimutan mong kasal na tayong dalawa. Ang pera ko ay pera mo na rin. Inalalayan ni Richard sa pagpasok sa loob ng kanyang sasakyan, ang asawa. Bakit mo ba ako pinakasalan, Richard? Dahil gusto kita. Mabilis sa sagot ni Richard kay Lara. Napatanga naman siya sa sinabi ni Richard. Kalaunan ay mahinang natawa si Lara. Kakakilala pa lang natin. Hindi ako naniniwala na mahal mo na ako. Nagustuhan ka agad kita nang unang kita ko pa lang sa'yo. At isa pa, may kakaiba talaga akong nararamdaman nang una kita makita. Para bang matagal na tayong magkakilala. Richard, hindi lahat ng hinala at pakiramdam ay tama. Yun ang nararamdaman ko. Pakakasalan ba kita kung hindi kita gusto? Ikaw, hindi mo ba ako gusto? Napalingon si Lara sa binata dahil sa naging tanong nito. Ilang sandali pa siyang hindi nakaimik. Nabigla kasi siya at isa pa, hindi niya alam ang isasagot sa asawa. Hindi ko pa alam eh. Then let's know each other para malaman mo kung may pag-asa ba ako sa'yo o wala. Paano kung sabihin kong hindi na ako virgin? Matatanggap pa ba ako? Matapang na tanong ni Lara kay Richard. Saglit lang na natigilan si Richard sa tanong ng asawa. Well, wala naman kasi siyang pakialam kung virgin pa o hindi na ang asawa. As long as mahal nila ang isa't isa. Ayos na yon para sa kanya. Bigla tuloy sumagi sa isipan ni Richard ang babaeng nakilala niya noon sa bar. Magkatulad ang nararamdaman niya sa babaeng yun at kay Lara. Hindi naman sukatan ang pagiging virgin ng babae para mahalin ng isang lalaki. I don't care kung virgin ka pa o hindi na. As long as mahal natin ang isa't isa, ay siyang mahalaga para sa akin. Ganun lang yun? Di ka mandidiri sa akin? Di mo ko sasabihan na isang masamang babae? Lara, virginity ang nawala sa'yo. At hindi naman siguro kasama ang maganda mong ugali sa nawala, hindi ba? Natahimik ulit si Lara dahil sa sinabi ni Richard. Dahil may lakas ng loob pa si Lara, kaya kailangan niyang malaman kung anong magiging reaksyon ni Richard kapag nalaman nitong may anak na siya. Paano naman kung may anak na ako at tinatago ko lang sa mga magulang ko? Matatanggap mo pa rin ba ako? Matatanggap mo rin ba ang anak ko? Saglit na natigilan si Richard. Akala ni Lara ay hindi na sasagot pa ang asawa. Ngunit nagulat siya nang sumagot ito. Hindi niya akalain na magiging sagot ni Richard sa kanya. Then it's okay. Ang anak mo ay anak ko na rin. I will love your child like mine. Seryoso at sinserong wika ni Richard sa asawa. Ha? Hindi ba't may hiya ka dapat? Kasi hindi mo anak ang anak ko. Bakit mo mamahalin na parang iyo? Inihinto ni Richard ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada. Kinalas niya ang seatbelt at hinarap si Lara. Lara, virgin ka man o hindi,
gusto pa rin kita. May anak ka man sa ibang lalaki, gusto pa rin kita. Walang mababago dun. At mamahalin ko rin ang anak mo na parang galing sa akin. Simple as that. Hindi ako katulad ng ibang lalaki. Trust me, Lara. Gusto kita at sincero ako sa pagpapakasal ko sa'yo. Alam kong sandaling panahon na lang at ang pagkakagusto ko sa'yo ay magiging pagmamahal na. Sana matutunan mo rin akong mahalin, Lara. May pakiusap na wika ni Richard sa asawa. Lumambot naman ang puso ni Lara dahil sa sinabi ni Richard. Salamat, Richard. Ang swerte ko sa'yo. Sana nga mahalin mo ang anak ko dahil siya lang ang nagbibigay ng lakas sa akin sa araw-araw. At sana, huwag mong banggitin muna sa mga magulang ko. At ako na mismo ang kakausap sa kanila. At least, mababawasan ang kaba ko dahil alam mo na ang tungkol kay Charles. Huwag kang mag-alala at hindi ko sasabihin sa mga magulang mo. Tayo na't may 1 week vacation / honeymoon pa tayong dalawa. Nakangiti ng wika ni Richard sa asawa. Tumango na lang si Lara. May karapatan na sa kanya si Richard at tanggap na rin siya nito, maging ang anak niya. Sa isang private resort nagpunta ang mag-asawang Richard at Lara. Wow! Ang ganda naman dito! Bulalas ni Lara nang makita ang lugar. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ayos lang ba sa iyong mag-honeymoon tayo? Baka hindi ka panda. Baka gusto mo pa ng oras upang makilala natin ang isa't isa. I won't force you. I promise you that. Sincero na wika ni Richard kay Lara. Tumikim naman si Lara. Namumula ang mukha niya dahil sa hiya. Actually, this is my first time na makipagtalik na bukal sa loob ko at nasa tamang katinuan. I was young back then. Nagpakalasing ako hanggang sa nagising na lang ako na naisuko ko ng perlas ang silanganan ko. At ilang buwan lang, ayun, nagbunga na nga ang isang gabing pagkakamali kong yun. Kwento ni Lara kay Richard. Shhh, huwag mong sabihin ang pagkakamali mo yun. Tignan mo nga't may isang Charles ka na. Kung hindi nangyari sa'yo yun, sa tingin mo ba, isisilang mo sa mundo si Charles? Tama ka nga, Richard. Salamat ah. Sana samahan mo ako magpaliwanag sa mga magulang ko ng tungkol kay Charles. Ayaw ko silang ma-disappoint sa akin. Pero ayaw ko ring itago ang anak ko habang buhay. He deserves a better life. At hindi yung itinatago siya. Naiintindihan kita, Lara. Huwag ka mag-alala. At sabay nating haharapin ang mga magulang mo. Nakangiti na wika ni Richard kay Lara. Dahil sa sobrang tuwa, ay agad na niyakap ni Lara si Richard. Napangiti naman si Richard dahil sa pagyakap sa kanya ni Lara. Thank you so much, Richard. You're my savior. Huwag mo akong pasalamatan. Ang mahalin mo ko ay sapat na. Huwag nating madiliin ang ating mga sarili at darating din tayo dyan. Gigising na lang tayo na mahal na pala natin ang isa't isa. Dahil sa sinabing iyon ni Lara, ay agad na sinunggaban ng halik ni Richard ang kanyang asawa. Mabilis namang nag-init ang katawan ni Lara dahil sa simpleng halik ni Richard sa kanya. Hanggang ang halika nilang dalawa ay nauwi sa isang mainit na pagniniig. Matapos ang dalawang round ay mabilis na nakatulog si Lara, habang si Richard naman ay gising na gising. Hinaplos-haplos pa ni Richard ang buhok ng asawa. She is still tight kahit na nga ba nagkaroon na ito ng anak. Excited na ako makilala ang anak mo, Lara. Huwag ka mag-alala at ako ang bahala sa iyo at sa anak mo. I will love him or her like my own. Mukhang hindi na lang kita gusto. Mukhang mahal na nga kita, Lara. Kausap ni Richard sa natutulog na asawa. Ilang sandali pa ay nakatulog na rin si Richard. Maagang nagising si Lara. Gusto niyang ipaghanda ang kanyang asawa ng masarap na almusal. At isa pa ay gusto niyang gampanan ang pagiging isang mabuting may bahay. Habang si Richard naman
ay kakagising lang at agad na hinanap ang asawa. Nang maamoy ang masarap na luto ng pagkain, ay agad na tinungo ni Richard ang kusina. Napangiti siya nang makitang asawa na naghahanda ng pagkain. Lumapit siya kay Lara at mabilis na niyakap ang asawa mula sa likod. Ay ka ba yung butiki na may pakpak? Bulalas ni Lara dahil sa sobrang gulat. Malakas na tumawa si Richard dahil sa pagsigaw ng kanyang asawa. Good morning, love. Nakangiti na bati ni Richard sa asawa. Hmm? Good morning, Karian. Ginulat mo kaya ako? Nakairap na wika ni Lara sa asawa. I'm sorry. Nagagandahan lang kasi ako sa'yo at bigla na lang kitang namiss. Namiss? Eh magkasama naman tayo buong magdamag ah. Basta, miss pa rin kita. Naiiling na napapangiti na lang si Lara dahil sa paglalambing ni Richard sa kanya. Gutom lang yan. Halika na at kumain na muna tayo. Sabi mo kagabi magsiswimming tayo, hindi ba? Paalala ni Lara sa asawa. Oo nga pala. Let's eat na. Inalalayan ni Richard ang kanyang asawa sa pag-upo. Habang si Lara naman ay asikasong asikaso ang asawa. Sa umagang iyon ay naging masagana ang almusal ng mag-asawa. Nasa may dalampasigan na sina Richard at Lara dahil gustong-gustong maligo ni Lara. Kaya naman, nagsuot ito ng bikini. Laglag ang mga mata ni Richard nang makita ang hitsura ng asawa. Love naman, bakit ang ganda-ganda at sexy-sexy mo sa bikini na yan? Pwede bang magpalit ka na lang? At baka may makakita sa'yo? May pakiusap na tanong ni Richard sa asawa. He? Bitch to, no? Natural lang na magbikini ako. Tsaka wala namang tao eh. Ikaw talaga? Naiiling na wika ni Lara sa asawa. Gusto ko na lang na ikulong ka sa loob ng kwarto natin eh. Later, Mr. Jimenez, you will have your way to me. Pero mamaya pa. Promise mo yan? Yeah, I promise. Kaya tayo na, at mukhang ang sarap maligo sa dagat. Excited na aya ni Lara sa asawa at hinila pa ang kamay ni Richard. Halos isang oras na nagtampisaw sina Richard at Lara sa dagat bago sila umahon. Tatlong araw na ang mag-asawa sa private resort na pagmamay-ari ng pamilya ni Richard. Parehong naging masaya ang dalawa at unti-unti na rin nahuhulog ang loob ni Lara kay Richard. Magkayakap na ngayon sa kama ang mag-asawa matapos pagsaluhan ang isang mainit na pagniniig. Richard, pwede bang sa pag-uwi natin ay kausapin na natin ang mga magulang ko? Ayaw ko na kasing patagalin pa ang paglilihim sa kanila tungkol sa anak ko. At isa pa, naaawa na rin ako kay Charles. Gusto ko siyang bigyan ng isang buong pamilya. Nakiusap ni Lara sa asawa. Okay, don't worry. At sasamahan kitang kausapin ng mga magulang mo. Lagi mong tandaan, nakasama mo ko sa labang ito. Maraming salamat, love. Don't mention it, love. Mahal na mahalan talaga kita. Kaya gagawin kong lahat para sa'yo. Napatanga si Lara sa sinabi ni Richard. Anong sabi mo? Mahal mo na ako? Oo, mahal na kita. Kaya sana, isang araw ay marinig ko rin sa'yo na mahal mo rin ako. Isang yakap lang ang itinugon ni Lara sa kanyang asawa at may ngiti sa labi nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Matapos ang isang linggo na honeymoon, nina Richard at Lara ay sa bahay na ni Richard umuwi si Lara. Tinawagan lang niya ang anak para kamustahin. Naghanda na nga si Lara ng hapunan para sa kanila ng asawa. Kahit may kinuhang katulong si Richard, ay mas pinili pa rin ni Lara na ito ang maghanda ng pagkain nilang mag-asawa. Nakahanda na nga ang hapunan nang dumating si Richard galing office. For the meantime, ay on leave muna si Lara.
Gusto kasi ng kanyang ama na makabuo kaagad sila ni Richard upang mas tumibay pa raw ang relasyon nilang dalawa. Good evening, love. Mukhang masarap ang luto mo ngayon ah. Bati ni Richard sa asawa. Huwag mo na akong bulahin pa. At saka ngayon nang ba masarap ang luto ko? Nakasimangot na tanong ni Lara sa asawa. Mahina namang natawa si Richard sa sinabi ni Lara. Parating ang masarap ang luto mo eh. Halika na, kumain na muna tayo. Balambing na suyo ni Richard sa asawa. Iniiba mo na naman ang usapan. Anyways, free ka ba sa Saturday? Gusto ko na kasing aminin sa mga magulang ko ang tungkol kay Charles. Gusto ko na rin siyang makasama at mabigyan ng isang kompletong pamilya. Seryosong wika ni Lara sa kabiyak. Kung iyan ang desisyon mo, susuportahan kita. Excited na rin ako makilala ang anak mo. Salamat talaga, tanggap mo kami ng anak ko. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, mahal kita. Lahat ng mahal mo at mahalaga sa'yo ay kaya kong tanggapin. Kaya huwag mo masyadong isipin ang mga magulang mo. Alam kong maiintindihan ka rin naman nila. Pagpapalakas loob ng wika ni Richard sa asawa. Sana nga matanggap nila ang anak ko. Sana nga, Richard. Umaas ang wika ni Lara sa asawa. Matapos nga ang hapunan nila, ay nagpahinga na nga ang mag-asawa. Pagsapit ng Sabado, ay naghahanda na si Lara para sa gagawin niyang pagtatapat. Ngunit bago siya magpunta sa bahay ng kanyang mga magulang, ay pupuntahan muna niya ang kanyang anak. Love, samahan na kita sa pagpunta sa anak mo. Wika ni Richard sa asawa. Pero, huwag ka muna magpakita sa anak ko. Gusto ko munang ipakilala siya sa mga magulang ko. Ayos lang ba yun sa'yo? Ayos lang yun sa akin, love. I respect your decision. Let's go. Sumakay na nga si Lara sa sasakyan ng kanyang asawa at pinuntahan ang bahay niya kung nasaan ang kanyang anak. Nang dumating sila sa bahay ni Lara, ay mabilis na niyakap ni Lara ang kanyang asawa. Salamat. Maraming salamat at nandyan ka para sa akin. You're my savior. Naiiyak na wika ni Lara sa asawa. Don't say thank you, Lara. Sige na, puntahan mo na ang anak mo. At alam kong miss na miss na ninyo ang isa't isa. Nakangiti na wika ni Richard kay Lara. Isang halik sa labi ang iginawad ni Lara kay Richard bago itutuluyang umalis. Pagkakita pa lamang ni Charles sa kanyang ina, ay labis na tuwa ang lumukob sa puso ng bata. Mommy ko! Mommy ko! You're here na po! Masayang sigaw ni Charles nang makita ang ina. Agad na nagyakap ang mag-ina nang makita ang isa't isa. Pinugpog pa ng halik ni Lara ang mukha ng anak. Miss na miss ka na ni Mommy, anak. Naiiyak na wika ni Lara kay Charles. Miss na miss na rin po kita, Mommy. Pero ang sabi po ni Nanay, dapat maging matapang at mabait akong bata para mabilis ka makauwi. Tama nga po si Nana, Mommy. Dahil naging good boy ako, kaya umuwi ka kaagad. Hindi mo na ba ako iiwan ulit, Mommy? Inosenteng tanong ni Charles sa kaniyang ina. Marahang hinaplos ni Lara ang pisngi ng kanyang anak. Anak, malapit na kitang mabigyan ng kumpletong pamilya. Malapit mo na rin makilala ang lolo at lola mo. Kaya magbehave ka muna rito kay Nana, okay? Malambing na tanong ni Lara sa anak. Agad namang nagningning ang mga mata ni Charles nang marinig ang sinabi ng ina. Totoo po ba, Mommy? Magkakaroon na ako ng daddy at nakikilala ko na rin ang lolo at lola ko? Excited at hindi makapaniwala na tanong ni Charles sa ina. Matamis namang umiti si Lara sa anak. Opo, promise yan ni Mommy. Kaya iiwan mo na kita kay Nana, Kasi kakausapin ko pang lolo at lola mo. Ayos lang ba sa'yo yun? Opo, Mommy. Maghihintay po ako. Very good. Aalis na muna si Mommy, okay?
paalam ni Lara sa anak. Okay po. Ingat po kayo, Mommy. And I love you po. Nakangiti na paalam ni Charles sa ina. I love you too, anak. Mahal na mahal din kita. Isang mahigpit na yakap muna ang ibinigay ni Lara sa anak bago ito tuluyang umalis. Mabilis naman na inilalayan ni Richard si Lara sa pagpasok sa loob ng sasakyan. So, how's your talk with your child? Tanong ni Richard sa asawa. Pinahid ni Lara ang isang butil ng luha na tumulo sa kanyang pisngi. He's so happy na magkakaroon na siya ng isang buong pamilya. Excited na rin siya makilala mga magulang ko. Sana lang talaga'y matanggap siya nila Dad at Mom. For sure matatanggap si Charles sa mga magulang mo. Just pray for the best. Nandito lang naman ako eh. Isang mahigpit na yakap lang ang ibinigay ni Lara sa kanyang asawa. Ilang sandali pa nga ay nakarating na ang mag-asawang Lara at Richard sa bahay ng mga magulang ni Lara. Malakas ang kabog ng puso ni Lara. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Richard. Lagi itong nasa tabi niya at nakaalalay. Let's go. Kaya mo to. Kasama mo ako at laban natin to. Okay? Pagpapalakas ng loob ni Richard sa asawa. Isang tango lang ang isinggot ni Lara at pumasok na nga sila sa loob ng bahay ng mga magulang ni Lara. Nasa sala ang mga magulang ni Lara nang dumating ang mag-asawa. Oh, anak! Kanina pa namin kayo hinihintay ng asawa mo. Halina kayo at sa dining room tayo mag-usap. Nakangiti na wika ni Mr. Perez sa mag-asawa. Bumati muna si Richard at nagbigay galang sa mga magulang ni Lara bago sila sumunod kina Mr. and Mrs. Perez. Oh, iho! Kamusta naman ang honeymoon niyo ng anak ko? Ayaw ko kayong madaliin pero sabik na rin kasi ako magkaapo eh. Nakangiti na wika ni Mr. Perez kay Richard. Maayos na naman po, Dad. And by the way po, may sasabihin po sana si Lara sa inyo. Seryosong wika ni Richard kay Mr. Perez. Anak, may problema ba? Masuyong tanong ni Mrs. Perez sa anak. Umiling-iling naman si Lara. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya at parang lalabas na iyon dahil sa nararamdamang kaba. Lara anak, what is it? Sabihin mo na sa amin ng mami mo. We're here to listen. Kahit na nga ba, napaka-stricto namin sa'yo. Wika naman ang ama ni Lara. Tumiki muna si Lara bago tiningnan ang mga magulang. Habang si Richard naman ay hinawakan lang ang kamay ni Lara para palakasin ang loob. Anak na po ko. Mahinang wika ni Lara sa mga magulang niya. Laglag ang panga na tumingin ang mag-asawang Perez sa kanilang nag-iisang anak. May anak ka na? Ano nangyari yun, Lara? Bakit hindi namin alam? Sunod-sunod na tanong ni Mrs. Perez sa anak. Kasi itinago ko po siya. It happened 5 years ago. Nalasing ako at may naka one night stand ako. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa kondo ko. Nalaman ko na lang na buntis na pala ako. Hindi ko po alam kung sino ang ama ng anak ko. Patawarin niyo po sana ako kung naglihim man ako. Natatakot lang po kasi akong husgahan niyo. I'm so sorry po. I'm so sorry. Umiiyak na wika ni Lara sa kanyang mga magulang. Tumayo naman si Mrs. Perez at niyakap ang anak. I'm so sorry anak. Hindi namin alam na may pinagdadaanan ka pala. Mahal na mahal ka namin at syempre tanggap namin ang anak mo. Wika ni Mrs. Perez sa anak. Naging mahigpit naman ang yakap ni Lara sa kanyang ina. Ilang sandali pa ay sumama na rin sa group hug si Mr. Perez. Patawarin mo kami anak kung naging istrikto ako sa'yo. Ayaw lang naming mapariwara ka. Mahal na mahal ka namin
at mahal din namin ang apo namin. Kay tagal kong hiniling na magkaroon ako ng apo. Sana matagal mo nang ipinagtapat sa amin na may anak ka na pala. Wika naman, Mr. Perez. Natatakot po kasi ako. I don't want to be your failure. You're not a failure, Lara. Nag-iisa ka naming anak at alam naming napakabait mo at masunurin. Anyway, kailan namin makikita ang aming apo? Tanong ng ama ni Lara. Kausapin ko po muna ang anak ko, Dad, na ipapakilala ko na siya sa inyo. Baka bukas ay dalhin ko si Charles dito sa bahay. We must welcome him! Dapat maging ingranding pagpapakilala kay Charles bilang isang tagapagmana ng Perez Group of Companies. Pagmamalaki na wika ni Mrs. Perez. Of course, kailangan nating paghandaan ang pagpapakilala sa kanya sa lahat. Kaya bukas na bukas, ay dalhin mo siya rito. Maliwanag ba? Yes, Dad. Anyways, ikaw, Richard, tanggap mo ba ang apo ko? Seryosong tanong ni Mr. Perez kay Richard. Matagal ko na pong tanggap ang anak ni Lara at mamahalin ko rin siya na parang anak ko. Seryosong sagot ni Richard kay Mr. Perez. That's good to hear. Tama ngang ikaw ang napili ko para sa anak ko. Sana mahalin mo sila ng buong buo. Makakaasa ka na mamahalin ko sila, Dad, Ma'am. I trust you. Let's celebrate. Me having a grandson. Sigurado ako mai-spoil ang batang yun. I will buy him a lot of clothes and toys. I'm so excited to meet him. Excited na bulalas si Mrs. Perez. Napangiti na lang si Lara dahil nagagalak ang kanyang puso sa isipin na tanggap ng lalaking mahal niya at mga magulang niya ang kanyang anak. Excited na pinuntahan ni Lara at Richard si Charles sa bahay. Sigurado ako magugustuhan mong anak ko. Well, namanan niya ang facial features ko. Kaya naman parang boy version ko ang anak ko. Nakangiti na wika ni Lara sa kanyang asawa. Ang gwapo pala ng anak natin. Pahayag ni Richard. Mabilis namang napalingon si Lara sa sinabi ng asawa. Anak natin? Oo, anak natin. Simula ngayon ay tatawagin na akong daddy ni Charles. And he's going to be my son from now on. Emosyonal na niyakap ni Lara si Richard kahit na nagmamaneho pa ang asawa. Thank you so much, Richard. Thanks for everything. I love you. Nakangiti na wika ni Lara sa asawa. Mahal na mahal din kita, Lara. Kayo ng anak natin. Sabi naman ni Richard. Nang makarating sila sa bahay ni Lara, ay agad silang sinalubong ni Manang Melba at ng anak ni Lara na si Charles. Mommy! Mommy! Malakas na sigaw ni Charles nang makita ang ina. Nagyakapan kaagad ang dalawa. Behave ba ang baby ni Mommy? Nakangiti na tanong ni Lara sa anak. Opo, behave po ako. At saka, look at this po, yung gift niyong kwento sa akin sinuot ko. Nakangiti naman na pahayag ni Charles at ipinakita sa ina ang kwintas na suot-suot na nito. Nang makita ni Richard ang kwintas na hawak ni Charles, ay agad na lumapit si Richard sa bata. Kaninong kwintas to? Nanginginig ang boses na tanong ni Richard. Sa akin ang kwintas na yan. Regalo nila mom and dad noong 18th birthday ko. Pero nung nalasing ako at nakipag one night stand, nawala ang kwintas kong yun. Mabuti na lang at may picture ako, kaya pinagawan ko ng kapareha ang necklace kong yun. Paliwanag naman ni Lara kay Richard. Napalingon naman si Richard sa asawa. Ilang taon na si Charles? Tanong ni Richard. 4 years old pa lang siya. Mabilis sa sagot ni Lara. Year 2018 ka ba na buntis? Oo. Teka lang. Bakit ang dami mong tanong? May kinuha si Richard sa pitaka niya. Parating niya kasing daladala ang kwintas ng babaeng nakaniig niya ng gabing iyon.
ipinakita ni Richard ang kwintas kay Lara. Sa'yo ba to? Seryosong tanong ni Richard sa asawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Lara at sunod-sunod na tumango. Yan ang original na kwintas ko. Paano napunta yun sa'yo? Nagtataka ang tanong ni Lara sa asawa. Kasi ako lang naman ang lalaki na ka-one night stand mo. 5 years ago. Pahayag ni Richard. Hindi makapaniwala na tiningnan ni Lara ang asawa. Ang ibig sabihin, anak mo talaga si Charles? Ikaw ang ama ng anak ko? Umiiyak na wika ni Lara sa asawa. Sunod-sunod naman na tumango si Richard. God, kahit tagal kitang hinanap, akala ko hindi na kita makikita pa. Pero iba pala talaga kung magplanong Diyos. Umiiyak din na wika ni Richard. Nilingon ni Richard si Charles at niyakap ng mahigpit. Anak ko, nandito na ang daddy mo. Hindi ko na kayo iiwan ng mami mo. Hinding-hindi na. Ikaw po ang daddy ko? Ano pong pangalan niyo? Inosenteng tanong ni Charles kay Richard. I'm your daddy, Richard. Ngayon may complete family ka na anak. I love you. Nakangiti na wika ni Richard sa anak. I love you too, Dad. And I love you, Mommy. Mahal na mahal ka rin ni Mommy, anak. Mahal na mahal. Nakangiti na sabi ni Lara at nagyakapan nga ang mag-anak. Kahit ayaw na ni Richard na ipa-DNA test sila ng anak, ay naging makulit pa rin si Lara. Gusto niyang makasigurado na si Richard nga ang ama ng kanyang anak. At makalipas nga ang 2 araw, ay lumabas na ang resulta. At 99.99% na mag-ama nga si na Richard at Charles. Nagyaya si Richard ng dinner date kay Lara. Gusto kasi mag-propose ulit ni Richard kay Lara. At gusto niyang ikasal sila sa malaking simbahan, kasama ang kanilang anak. Love, saan ba talaga tayo? Tanong ni Lara sa asawa. Promise, love, malapit na tayo. Just relax, I have a surprise dinner for you. Nakangiti na sagot ni Richard kay Lara. Surprise, pero sinabi mo na. Mahina namang natawa si Richard sa sinabi ng asawa. Ilang sandali pa ay nasa pabilog na silang mesa at tinanggal na nga ni Richard ang nakatakip sa mata ni Lara. Surprise! Masayang sigaw ni Richard. Oh my goodness, love! This is so romantic! Masayang wika ni Lara. Basta para sa'yo, love. That's it na. Music maestro! Nang sabihin yun ni Richard, ay may nagpatugtog kaagad, malapit sa kanilang mesa. Ang sweet mo talaga, at ang swerte ko sa'yo. Puri ni Lara sa kanyang asawa. Magtatatalo na sana ako sa tuwa eh. Kaya lang, may nakalimutan kayatang sabihin sa akin. Kunway na kasimangot ng wika ni Richard sa asawa. Huh? Ano nakalimutan ko? Napatay na patay ka sa akin. Gusto mong ikaw ang patayin ko? Malakas namang tumawa si Richard. Ito naman, hindi na mabiro. Ako nga palang patay na patay sa'yo. Mabuti na yung malinaw, Richard. Matapos kumain ng mag-asawa, ay inaya ni Richard si Lara na sumayaw. Bakit ang extra sweet mo ngayon? May kasalanan ka, no? Tanong ni Lara. Parati naman akong extra sweet sa iyo ah. Ngayon mo lang talaga napansin. Nakakasama ka naman ng loob. Ang drama mo naman, Richard. Halikan kita dyan eh. Later, love. Pagkatapos mong sagutin ang tanong ko. Napatitig si Lara sa seryosong mukha ng kanyang asawa. Anong... Hindi na natapos pa ni Lara ang kanyang sasabihin nang lumuhod sa harapan niya ang kanyang asawa. Mrs. Lara Perez Jimenez, will you marry me again? Nakangiti na tanong ni Richard kay Lara. Dahil sa labis na tuwa, ay hindi kaagad nakapagsalita si Lara. God, this is a surprise indeed.
At oo, mahal ko. Pakakasalan kita ng paulit-ulit. Mahal na mahal kita, Richard. Nakangiti na sagot ni Lara. Mabilis na tumayo si Richard at inilagay sa daliri ni Lara ang singsing. Lumabas naman ang mga magulang nila sa kanilang pinagtataguan, kasama si Charles. Mommy! Daddy! Ako po ang ring bearer sa kasal niyo, ha? Bibong pahayag ni Charles sa mga magulang. Oo naman, anak. Ikaw ang magiging ring bearer namin ng mami mo. Halika nga rito at na-miss kita. Kinarga ni Richard ang kanyang anak. Sana po, Daddy. May playmate na rin ako like my classmates po. Wika ni Charles, ama. Don't worry, anak. Gagawa ka agad kami ng mami mo ng playmate mo. For the meantime, ay doon ka muna sa grandma and grandpa mo, okay? Wika ni Richard's anak. Habang si Lara ay napapalibutan ng kanilang mga magulang at panay ang bati sa kanya. Okay po. Promise mo po yan, Dad, ha? Oo naman. Kayo talagang mag-ama. May sikreto naman kayo, no? Sabi kasi ni Daddy, gagawa raw siya ng magiging sister or brother ko para may ka-playmate na ako. Mabilis na sagot ni Charles sa ina. Ay nako, ito talagang tatay mo, oo. Tayo na nga at nagkakasiyahan na sila doon. Niyakap muna ni Richard ang asawa at hinalikan, sabay bulong ng Love, mahal na mahal kita at ng anak natin at ng magiging mga anak pa natin. Mahal na mahal din kita, love. Maging ng mga anak natin. Mga anak? Yes, kasi 5 weeks pregnant na ako. Nakangiti na balita ni Lara sa asawa. Nagtatalo naman sa tuwa si Richard at pinugpog ng halik sa mukha si Lara. Spoiled na spoiled ng mga magulang ni Lara at Richard ang panganay nilang anak na si Charles. Makalipas din ang ilang buwan, ay ikinasal muli ang mag-asawa sa malaking simbahan. Makalipas ang 9 na buwan, ay nagsilang ng kambal na babae si Lara na pinangalan ng Lariana at Lacha. Sa paglipas ng panahon, ay mas naging matatag pa ang mag-asawa kasama ang kanilang mga supling. Magkayakap ang mag-asawang Richard at Lara sa ibabaw ng kanilang kama. Ay, hindi ko alam na parang roller coaster pa lang pag-iibigan natin, love. Nakangiti na pahayag ni Lara sa asawa. Oo nga eh, nagkita tayo sa isang bar at unexpected na may mangyayari sa ating dalawa. Tapos, muli tayong pinagtagpo ng Diyos. Sa 2nd pagkakataon, ay naging tama ang tinahak nating landas. Umusbong ang ating pagmamahalan at nalaman pa nating may anak na tayong dalawa. Ang ganda ng plano ng Diyos. Wika ni Richard's asawa. Tama ka nga, hindi natin akalain na magtatagpo pa ang landas natin dalawa. Kapag para sa isa't isa, kahit bagyuhin pa o lindulin, walang makakapigil sa pagmamahalan nila. Nagkatinginan ang mag-asawa at mabilis na naglapat ang kanilang labi. Tanda ng pagmamahal nila para sa isa't isa. Pwede ba kitang ayahin isa'yo, aking Reyna? Nakangiti na tanong na Richard sa asawa. Malapad namang napangiti si Lara. Oo naman, aking hari. Sasayaw ba tayo ng walang tugtog? Pagpayag ni Lara sa asawa. Kinuha ni Richard ang kamay ng asawa at tumayo silang dalawa. Binuksan ni Richard ang bintana upang makita ang kalangitan at ang bilog na buwan. Pakinggan mong pagtibok ng puso natin. Ang tibok ng puso natin ang magbibigay sa atin ng musika. Ang pagmamahalan natin ang magsisilbing liwanag sa gabing ito. Sa harap ng buwan at mga bituin, ako ay nangangako na mamahalin kita ng buong buo at hindi kita sasaktan. Ikaw lang ang pag-aalayan ko ng aking pagmamahal. Magpakailanman, Lara, mahal ko. Seryosong wika na Richard's asawa.
Punong-puno ng pagmamahal ang kanilang mga puso at ang mga mata nila ay nagniningning sa saya. Tumulo ang isang butil sa pisngi ni Lara. Mabilis namang iyong pinahid ni Richard. Sa ilalim ng buwan, sa mga bituin na naglapat, ako ay nangangako na ikaw lang, Richard, ang aking mamahalin. Ngayon, bukas at magpakailanman, mahal na mahal kita. Madamdaming pahayag ni Lara sa kanyang asawa. Nang matapos iyong sabihin ni Lara, ay agad na sinakop ni Richard ang labi ni Lara at nagsayaw sila sa ilalim ng buwan. Saksi ang mga bituin sa kanilang pagmamahalan. Minsan, ang pag-ibig hindi natin mahulaan. Akala mo, wala nang tatanggap sa'yo. Ngunit kapag naging matapang ka at haharapin mo ang iyong kinatatakutan, ay makakamtan mo ang kasiyahan sa iyong puso. Wakas.